and falling into a place where two seas meet, they run the ship aground, and the four parts suck fast and remain unmovable, but the hinder part was broken with the violence of the wind. The soldiers counsel to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land. So they survived. And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass that they escaped all safe to land. Despite this, Panginoon, at yung pangako, at yung protection ng Panginoon, at may gusto namin dito, walang kamatay. Kahit ganun po yung sinapit ng barko, we pray na nagkuto kami ng iyong ako ng malalati. Jesus, we pray. Amen. Amen. Ang pangako na po, sino nakasakay ng barko? Maki, saan mo munta? Ako. Saan? Saan? Ako na ng barko. Saan? Pero pag dumapag yun, ha? Makatapat yun, ha? Napanood nyo ba yung ano? Dapat pa, panoorin natin. Manood muna tayo para ma-appreciate yung mga baka. Okay. Ayun po. Sila na tayo ngayon. Mag-acting. Ano? Ano pa? Ano? Ano tayo ngayon? The perfect score. Can you do that? Yeah. Movie pick lang, yeah. Natin lang. Oh, appreciate lang mga bata. Shopping siya. Bakit siya pumunta ng Chelsea?
si Paul. At siya pupunta ng room. Sina ka lang? Huwag din sa mga ano. Ikaw, Val. Bakit pupunta sa room? Ikaw. Eh, si. Huwag pupunta ng room si Paul. So meaning, ito rin. Kasi di ba nakatali siya, nakagapo siya eh. Huwag siya pupunta ng room. Yes, did you not deal? Stephen, David. Evangelize. Ito naman, kaso. Nag-campaign siya kay Caesar kasi nakampain siya, hindi naman siya dapat itali, di ba? Pwede na siya dapat lumaya. Kaso? Hindi pa siya laya. Hindi siya laya niya. Mga prisoner niya na sila. Ayun, hindi po matuto ba? Kaya importante, kaya kayo tinatanong. Kasi, kasi ang mabata, pag laki-laki nyo, nakaisip din kayo, hindi pa kayo sa Diyon kasi masaya. So, hindi ko yung mga kaibigan ko. Nadating yung panahon, mag-iisip-isip din kayo. Kasi nga, may magsasabi sa inyo dyan, ah, Neil, huwag ka na pumunta sa church. Diba? Ashley, huwag ka na pumunta dyan, ha? Ano gagawin mo? Kung di mo alam yung dahilan, bakit ka dito, yung tamang dahilan, ha? Hindi ka tatagal, di ba? Kasi kung iniisip mo lang dito, yun nga, mga friends. Eh, paano kung di na kayo friends? Diba? Nag-away kayo, di wala lang yung church, you know? Hindi ganun. So, dahilan bakit kayo dito? Sige nga, bakit ka dito, Ashton? Para matutunan ng salita ng Diyos. Si Diyos ba, bakit? Wala ka marinig. Ha? Bakit ka dito? Ha? Yan ang salita ng Diyos. Tama naman yun. No? Pero ano pa, bukos sa mag-aaral, eh, ba't kayo nag-aaral ang salita ng Diyos? Ba't na hindi na lang? Ba't hindi na lang kayo maglaro? Mag-aaral ng module? Mapabuti. Okay, generic yun. Tama yun. Kasi sa salibutan, kaya sabihin nila, hindi, nakapabuti naman. May kilala naman ako, hindi nag-church, nakapabuti naman. Yun nga, define nakapabuti. Diba? Kung mayaman nga kayo, tatlo anak mo, isang tombo, isang bakla, makutuwa ka ba nun? Ikaw alam eh, makutuwa ka nun? Si Hannah, isang ka naman ng bakla? Pero hindi, alam nyo, may mga kilala akong, alam mo na, medyo acceptance ka sa bakla. Nakaganyan lang ako. Sige, tanong ko sa'yo, pag nagkaanak ka, gusto mo yung bakla? Ay, ayoko eh, ba't hindi? Diba? Kung sasabihin mong acceptable sila, ba't ayaw magigawin yung anak mo? Di ba? Kasi nga, minsan yung mga tao, hindi na nag-iisip kung ano yung narinig nila, nakanta, kung ano man yan, sa TV, lagi mo naririnig, acceptable yan, okay lang yan, mabait sila. Hindi ka na nag-iisip. Kasi mga pastor, ganun din, hindi na nag-iisip. Ano mangyayari? Ay, importante yun, yan. Mga pariwala kayo, especially spiritually kasi ngayon. Ang ekonomiya na ngayon, paganyan naman yan eh. Alam na ng tao kung paano yung mama, alam na nila yung gera, stupid dyan, di ba? Pagka tayo mag-gera. Yung iba na iniwala, di ba yung mga pa-pogi-pogi lang yun, China, US, paano lang yun eh. Kasi ko lang, marami na iniwala, di ka magkakaroon ng gera kasi nga, iisip-isip ka, bakit ka magigera, gagastusin mo dyan, makakatay sa'yo, marami. E di, ano na lang kayo, mag-trade na lang kayo, di ba? So, ako, ikaw na lang, ano ito, pero sa Bible kasi may gera talaga. Yan mga maiwasan. Kasi mga tao, kasalili. Anyway, try na po talo. Huwag kayo pumunta sa church para makabuti kayo. Spirituality din. Yung Diyos matuwa sa inyo. Ang buhay na to, hindi lang itong meron. Kaya pag sa palagay mo, mayaman ka na dito, hindi na mo isira yung business mo, kapapatay ka, anak mo, hindi pa rin okay ha, pag
sira naman yung pamilya nyo. Tsaka nga, kung wala ka nang maliwal sa langit, kasi nga, hindi ka naman tapat. Kasi hindi ko alam Diyos eh. So yun ang isipin nyo lagi na pag maghalap namin sa Diyos, men, ang sasabihin sa inyo ng Diyos, yun ang alamin mo. Tamad-tamad ka dito, hindi ka ligtas, impyerno ka. E kung ligtas ka na, tamad ka naman, ano kaya sa'yo din? Ligtas ka na ba? Anong gusto ko mangyayari sa buhay ko? Ligtas ka na ba? Tara saan? Pag-pogs ang hawak mo. Tanyo, may mga Bible ka ba? Pogs. Ano sa bahay ng Bible? Yung pogs sa dito, tapos yung Bible na sa bahay. Mali, di ba? Something's wrong. Next time, ha? Ano ba ako? And so, kaya rin pinag-aaralan to, para magpabuti kayo, hindi lang sa sanlibutan, especially sa kabilang buhay. Yan ang pinag-ahandaan natin. Eh, so really, dati, once up, once up, kaya na so really na naman. Eh, ngayon, linggo-linggo na. Nag-ahapit na tayo, nakikita na natin. Parang wala nang katapusan to eh. Eto si Jamie, bata pa nung matay, tayo. Sayang yung pagkakataon. Okay? Okay. Salamat, sasama siya na. Nagulat ako eh. Ba't ka sasama? Alam nyo, kahit hindi kayo nag-soul winning, pagkasama kayo soul winning, yung rewards nyo, parang yun din. Alam nyo ba yun? Pero kayo, nag-aaral pa rin kayo, kaya lagi nang sinasabi sa inyo to eh. Alam, pag hinuli tayo, kami naman ang papagalitan eh. Alam nyo ba yun? Pero pag nasanay kasi kayo, sumahin ito, nagdalas na si God. Nakikita niya yan, no? Kumukuha mo yan. By the way, iba sa soul winning na ako ng lifetime partner. Huwag yun ang nari niya. Pero minsan ganun. At maganda yun kasi binuloy mo, na-win mo, tapos naging kayo, di ba? Siyempre, no? Gusto mo na kayo sa kapitbahay niyo, wala kang soul winning. Oo, huwag niyong nakarinig lang ha, pero minsan ganda rin yan. Napunta doon niya, tapos pumuli kayo. Okay. So si Paul ay napupunta siya sa Rome para mag-witness. No? Tama lang evangelize, pero hindi siya mas... Pero actually, yun ang mangyayari. Kaya gusto may sagot kanina ni Paul. Andun siya kasi dadalhin lang siya doon para maging witness sa Rome. Later, dito sa next chapter lang, ang dami niya makakausap kahit nasa house arrest siya. Amen? Kaya ganun yung sinasabi natin dito, ihanda mo na yung sarili mo, mga bata, alalim yung salita ng Diyos, yung tagal natin pinag-aaral yung Acts, last bagay, nasagot mo na yung iba. So ganun po yan. So last week, nakita natin yung nag-umpisa sila mag-journey, ano meron sa journey nila, may bagyo. Pag ganun kalakas ang bagyo, ako. Eh, yung mga madalas sa dagat, alam na nila yan. Pero siyempre, may mga negosyo sila dyan. Pag alam mo ba ang bagyo ng malakas, kaya tulad ngayon, may bagyong bising, di ba? Ang kita niya sa GMA, may mga guhit na pula dun sa mga shores, di ba? Mga post. So, bawal muna ang paglayag. Yan din sa mga pampi dito, okay lang. Alam nila dapat yan, pag alam mo may bagyo na, lalarga ka pa, parang suicide. Hindi mo alam pag lalo itong mga ano, kahoy yung ano nila. So nakita natin last week yun, ano kayo na pag-aralan last week. Yung lingkod ng Diyos, mayroon siyang ano, di ba? Ginagabayan siya ng Diyos, sabi niya. Kapitan, dapat, huwag na tayo maglayan, di ba? Palipas ka ng isa, dalawang araw, tingnan natin. Eh, nagmamadali yung mga businessman, di ba? Sino dito last week? Di ba? Ako, pag na-delay ito, alam niyo ba, last time lang, oh, nabalitaan nila rin yung sa kanal? Swiss kanal? Alam niyo ba yan? Nag-aaralan yan sa school eh. Alam niyo yung Swiss kanal? Sikat na sikat yan, di ba? Kasi nga yung route niya sa Europe, mapunta ka Asia, doon sila nagdadaan. Eh, nagbara yung isang ano, billion daw na wala sa kanila. Ganyan, business kasi yan.
plate yan eh. Liit po yung dalang ano yung container, sobrang laking bago. So kayo mga businessman, ako di po mayar. Sige, laga kayo. Nagpakailang, gusto lang pera, di ba? So nangyari, kawawa naman sila, nakikisabay lang. Nakisabay lang sila po. Eh, sila yung napapapun. So, nasa na tayo, nasa tayo. So, doon na yun, napag-aralan natin last week. Winarning na sila, kumuli pa rin sila. Pero, doon yung protection ng Diyos. I believe, may kinalaman to kay Paul. Okay? Kung naalala niyo yung Jonah, sa yung book of Jonah, mga bata, kailangan si Jonah, sino si Jonah? Ay, kinain na? Balyena. Sikat na kain ko yun. Yan sa... Eh, di ba yung kinain ng balyena, buhay pa? Pag-protection naman ng Diyos. Ano kung gusto kainin ng balyena dito? Hirap yun. Pero nabuhay siya, bakit pa tayo nabuhay sa balyena? Yeah, so si Jonah ay kinain ng balyena. Dahil siya ay nagkasala sa Diyos, umiiwas siya sa kalooban ng Diyos, nadama yung mga tao sa kapaligid niya. Pero nung tinapon siya sa dagat, ang lakas din ng bagyo nun, sabi niya, tapon niyo ako sa dagat. Tinapon siya sa dagat, hindi na lang siya pumalot. No? Siya pala yung dahilan. Kaya yung bagyo. Tapon niyo ako, ba't hindi lang tumalot? Anyway, tinapon siya sa dagat, biglang pumalma. So, anong ibig sabihin ko dun? Tayo mga Kristiyano, may kinalaman lagi yung nangyayari sa paligid natin. Alam niyo ba yun? Kasi ang Diyos naman, hindi naman siya yung tipong random lang. Hindi siya random. Alam niyo random? Pwedeng bumagyo, pwedeng bumaha, pwedeng hindi. Chance lang yan. Hindi naman yung Diyos. Ang Diyos, nakikialam siya. Pag nag-pray ka, talagang gagawa siya. Amen? Hindi siya yung tsambahan lang. Ay, puta nun. Hindi yeah, kasi ganun yung kay Jonah. Pag ikaw daw ay tapat na likod ng Diyos, pati yung mga nakapalibot sa'yo pagpapalain. Ano ba yun? Kaya kayo, sabihin nyo, mahirap lang kami, pastor, yung pamilya namin, magulo. Alam nyo dapat yung gawin? Dumagdag kayo sa gulo, ganun ba yun? Anong gagawin yung pamilya nyo magulo? Pag-pray nyo lang. Pag-pray nyo, magtapat ka sa Diyos. Pakita mo sa Diyos na yung panalangin mo, hindi lang panalangin ng hinilang, hingi ka ng hingi. Pakita mo na, gusto mo, tumparin yung kalooban niya sa buhay mo, ano mangyayari sa mga nakapaligid sa'yo, mga kapag-anak mo, mga kaibigan mo, sa palagi, mapapabuti sila, mapasama. Kung mabuti ka, mapapabuti yan. Isa din yung na-realize yun. Pag ikaw, Kristiyano ka naman na hindi ka matapat, pansinin mo, pati pamilya mo apektado. Pag pinarusahan ka ng Diyos, damay sila. Yun ang biblical ano, nasa Bible po yan. Again, yung si Jonah yung pinakamaganda example dyan. Pero, yun, lagi natin example dyan. Kunwari, tatay ka. Tapos, tamad-tamad ka. Kaya ganito na lang, sige, masipag ka pero palayong ka, ganyan. Ano mangyayari sa mga anak mo? Maapektuhan ba sila nun? Hindi, pinapakain ko, pinapaaral ko naman sila. Sigurado, apektado sila, di ba? So, yun yung mabuti naman sa iba, sa halip na gumaya sa kalokohan, ay sila ay natutunan rin, especially nga kayo. Tinutuwa kayo ng salita ng Diyos? Ano? Alam ninyo yung kalooban ng Diyos, gawin nyo. Amen? So, mapapabuti pati yung nasa. So, ganun po yung nangyari dito ha, kay Paul, ay Philip, siguro patay na sila kung wala si Paul doon eh. Wala. Hindi naman sa liligtas, wala nang nag-plano yung Diyos sa kanila. Siguro, no, meron pa. Pero dahil nandun si Paul, at specific yung gagawin ni Paul,
di ba? Na mag-witness ako. Hindi pinabayaan ng Diyos yun, mga, pati yung mga tao doon, at least. Nasira yung kanilang gamit, may tapo na wala, pero sila, buhay pa rin. Kaya magandang lesson yun, amen? Andahan nyo yun. Kasi lalo kayong mga bata, feeling nyo kasi wala kayong magagawa, di ba? Sa pamilya yun, pagpagulo yung pamilya ko. Parang wala akong magagawa, pero di po totoo yun. Isa mahirap talaga, pero meron yan. Alam mo kung ikaw, parang church ka, ako doon ni Jeff, parang church ni Jeff, ha? Saan ang galing? Sa church, nako. Nababagabag yung ano mo. Mga kapitbahay niyo doon. Alam niyo ba yun? Naglalaban yan eh. Sabi nila, aasarin ko ba si DM? O hindi? Ganun yan eh. Itigilan ko ba sila? O hindi? So kahit ano pang gawin nila, convicted na sila. Kasi may mga kahit kabataan kayo, wala kayong magagawa, pero meron pa rin kayong magagawa. Amen? Ganun lang ang paglilingkod sa Diyos, mga bata, kanina, di ba? Medyo mabagal pa kayong mag-memorize, no? Pero kahit yung maliit na paglilingkod nyo, meron niya positive effects sa inyo, sa kasa, yung nakapalibot sa inyo. Eh, lalo na kung dagdagan mo pa yung katapata mo, di ba? Lalo na. So, tuloy tayo dito. Sa introduction natin. So, yan. So, sinabi din last week na wala kang mamatay sa kanila ngayon. Dito na sila, talagang ano na, halos maubos na yung ano nila, sinakong na nila para hindi sila lumubog. And so, dito na yung winawarn yan sila ni Paul. Ngayon, nakikinig na sila kay Paul. Okay, pansinin niyo, actually, kahit yung mga sa church, nakwento ni Pastor eh. Isang pa, yung mga kaya, ganyan ka, edad ni Brother James, si Daddy. Ang hirap masunod niya, pahingo yung pastor. Ang hirap masunod rin yan. Laging may excuse siya, mas marunong sa'yo yan. So, pero sinasabi din yung pastor minsan, maganda dito. Kasi minsan nagkakwento yun. Bakit yung matanda minsan, may sarili mong utak, pero ngayon pa, lord-lord na. Alam niyo bakit, minsan? Kasi minsan, natuto na rin sa buhay. Nung una, hindi sila nakikinig sa pasto, sa likod ng Diyos, pero narinig nila, naalala nila, pambira, tama pala si pasto, pati ako nakinig. Diba? So, nung gagawin mo doon, hindi siyempre, nakita mong maganda pala yung ginawa, na-realize mo yun, ganda ang ginagawa ng likod ng Diyos. Anong gagawin mo? Matalino ka. Sige, nagkamali ka dati. Anong gagawin mo ngayon? Matanda ka na. Kahit pa paano, di ba? Humabol ka. Alam mo, tama sila eh. So, ganito yung mga centurion, tsaka yung mga soldiers, yung kapitan. Accurate na accurate pala sinabi ng Lincoln ng Diyos, huwag na kayong maglayan. Sumigil pa sila. So, sabi, alam nila, hindi basta-basta to. Yung counsel niya, yung salita niya, hindi yung katulad natin na namuhula lang. Ginagawa yun ng Diyos yan. Amen? So, yun, na-realize ko din po yun. Ako, nung kapatahan na, oh, wala namang special sa akin eh. Pero yung pastor ko, napansin ko rin, yung pastor ko, masimple lang yun. Hindi master of, ano ba yun? Simple tao lang yung pagkabit nyo. So, pero nag-iisip ako, Lord, ano pong gagawin ko dito? Parang wala pang ibang pastor yung magaling mag-English. Na, pag nagsalita, talagang boses ka lang. Medyo commentator, di ba? Mga ganun, di ba? Mga ganun. Tinitigil nila yung boses nila. Kaya pag ikaw mo, makakatulog ka lalo. Kaya hindi ko ginagawa yun. Pastor, so kahit na-realize ko, yung pastor kahit simple lang, sumusunod siya sa Diyos, hindi siya ganun katalino, sabi natin ganun, kung pala sa iba, pero bakit tama yung desisyon niya sa buhay niya? Bakit yung nangyari? Kasi may mga kilala tayo, matalino, bandang huli, bokya. Nagamit ko isa rin yung bokya. Di ba? May mga ganun eh. Naubos lang yung kabuhayan dahil iwan ng asawa, nag-away, kasakit, dahil sa kalokohan din nila. Dali, wala. Amen? Kung parang may likod ng Diyos, kasimple lang, pero bumubuhos yung pagpapala ng Diyos.
Andun yung paggalang ng tao sa kanya. Saan ka pa, di ba? Anong gusto mo? Ginagalang ka dahil, ang ganda mo talaga. Ganda ng mata mo, ganda ng ilong mo. Tumanda ka, ano, nasa na? Wala na. Amen? Ayaw mo talaga. Kasi nga, yung lingkod ng Diyos, huwag niyong ismulin. Amen? So, ganun yung nangyari dito. Nag-realize nila. Anyway. So, yun na. Then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her follow. Ayan, bahala na, sabi. Lord, bahala ka na sa aming isang mapunta. And while the day was coming on, Paul besought them all take me. Medyo nasadaanan natin ito, di ba? So, kumain na kayo kasi iba, hindi ko makain siguro, may mga panata or something. Hindi ako kakain, hanggang matumila yung ulan. Kasi Paul, mas alam niya, kailangan niya ng lakas. Amen? Ganun din sa inyo yung mga sakit, di ba? Wala kayong gana, kumain. Nasabihin sa'yo, kumain ka, wala nga akong gana eh. Kaso kailangan mo yung pagkain. Kumain ka lang, sumunod ka lang. So dito sila ay nagkainan ha. Ano nangyari at nagkainan sila? Sino may hindi kumain dito? Anong pagkatapos siya, pagkakain mo, ano na? Anong pakiramdam mo? Puso ka, siyempre. Masaya ka na. Ganun nangyari dito eh. And when he took bread, give thanks to God in presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. So, sa pang lesson dito, nakita niyo hindi siya naiyak, mananampalataya siya. Parang nalalim si Daniel, nag-pray siya. So, alam ng tao, pag nag-pray ka, nananampalataya ka, hindi ka tulad nila. So, huwag kang mahiya. Amen? Sila mahiya sa'yo. Ganun yun. Sa so, Diyos ay totoo, asal-asal sila dyan, sinong mga asal bandang ulit. Kaya, huwag di siya nahihiya, ito presence of them all. Sabi niya, eh, kumain na sila, sabi siya, no? They all, then were they all of good cheer, sumaya na sila, and they also took some meat. Okay. And when they were in all, in the ship, 216 souls. Kailan niyo? Dami, no? 276. Laki nyo ng barko. When they had eaten enough, they lighted the ship and cast out the wind into the sea. So, pansinin nyo to, gusto na nila talagang na takot na silang lumubog, pati pagkain, tinapo nila. Pero yun ang huling tinapo nila. Amen? So, pwedeng lesson dyan. Anong lesson dyan? Kayo, kukari. Wala na akong load. Wala na akong cellphone. Wala na lang makakainin. Ano unahin nyo? Ha? Pagkain muna, right? Yun lang yun. They have taken up the anchors, they committed themselves unto the sea and loosed the rudder bands and hoist up the mainsail to the wind and made toward the shore. So bahala na, dali na sila ng bagyo kasi hindi na nila alam kung hindi na umiin to eh. Yung falling into place where two seas meet, sabihin nun, so minsan may mga dagat na nagsasalubong. And they ran the ship aground. So, kina? Kina sad. And the four parts stuck fast. Ito yung naipit. Dahil naipit na yung unahan, ang barko, hindi na magalaw. But the hinder part, nasa likod, eh, syempre may mga waves pa. Ano mangyayari doon? So, hindi na matipay yung barko nila. Hindi gumagalaw yung nahan, dito pinapalo ng waves. Nasira. Ngayon, ito, maganda lesson din. So yung mga soldier, ano yung mga mabaho na soldier, ang mandato kasi sa kanila, sino may kamag-anak dito na nakulong na? Ang tinanong ko rin last time, ha? Sino may kamag-anak na nakulong? Diba, meron tayo, hindi pala kamag-anak yun. Bayan. Gusto yung bumamakawala sila? Depende yun eh, no? Magdawalo ko talaga. Ganito yung gusto ko sabihin sa inyo para ganda lesson ito mga bata. Pansinin nyo, anong mas maganda? Makalaya yung mga prisoner o... Kasi pag nakalaya, kaya nga sila kaya nga sila ang tawag dito, ginapos.
Kasi hindi sila desirable sa tao, di ba? Yeah. Ano mas gusto nyo? Mamatay na lang sila o makawala sila? Ikaw, ganun din. Diba, ganun dito magnanakaw, nakulong. Tapos nasira yung van. Iyahapin sila. Anong gusto? Patayin na lang siya kaysa matakas o makatakas na siya? Hirap ang tanong yun. Sige, pag-isipan nyo lang, ikaw niyan. Ikaw ay ang pulis, ikaw yung pulis. Pag nakatakas yung mga prisoner, lagot ka sa bus mo. Ano gagawin mo? Papatayin mo na lang? Sino dito yung papatayin na lang? Sino yung papatakasin? Kasi dalawa lang yung option mo eh. Pag pinatakas mo, hindi mo ginawa yung ano mo, trabaho mo. Pag pinatay mo, siyempre, matay ka ng tao. So, sino yung papatay dito? Depende. Bakit ba sila kinulong, di ba? Pero karamihan yun, nagnakaw lang. Again, kasama yun, ha? Nanakit. Nagutang, di nakabayad. Papatayin mo ba yun? Pero makikita natin yun, the soldiers' counsel to was to kill the prisoners. May mga tao palang gano'n. Mas gusto, wala silang pakialam sa ibang tao. Bakit ba yun nabihag? Pakainin natin kaysa makawala. So yung gusto mo sabihin kanina rin is, alam nyo ba yung pagbibihag ng mga tao, hindi maganda yan? Alam nyo ba sa Old Testament, ang Diyos, yung bakas ng Diyos, wala sa kanilang gano'n. Na nagkasala ka, ikulong. Walang gano'n, bakit? Imagine mo, ikukulong ka, sabihin natin nagkasala ka talaga. Ano gusto mo, makulong o paluwing ka na lang? Paluwing ka na lang, di ba? Kaya sa kanila, pinapalo sila. Pagkatapos silang paluwing, napahiya sila, nasaktan sila, pero at least hindi sila ngayon bilanggo. So makakamugod sila sa buhay nila. Eh sa panahon natin ngayon, ano ginagawa? Hindi bilanggo. Wala pang kasalanan, di pa ka napatunayan, bilanggo na. So, napaka-unfair naman natin justice system natin. Kasi nga, hindi nila sinunod yung sa Diyos. Gusto ko lang sabi nyo kasi maganda pag-isipan nyo. So, kaya anong ginawa dito? Again, ang maganda nito, ngayon nakita nyo, di ba? So, dapat patay na sila, dito na naman si Paul. Dito na naman yung likod ng Diyos. So, hindi dahil kay Paul, patay na sila lahat. Amen? Nakita nyo yung prinsipyo kanina, nakita natin. Pag yung likod ng Diyos tapat, yung napapabuti yung mga nakabalibo sa kanya. Pero pag hindi siya tapat, mga Kristiyano, katulad nyo, maaari, nagganoon na kayo, nagtabad-tabad na kayo dati, tapat nyo sa church, tapos, ayoko na yan, pinatabad na ako. Mapapansin mo, pati yung mga kamag-anak mo, papausahan ng Diyos, dahil isa ka pa. Pansinin nyo, tapos, nagkakasakit na napatid din, saka ka pa mag, ano mo yun, saka ka magtatapat. Okay na rin yun, may isa naman hindi, di ba? Kaya sana nakikinig kayo, men. Saka yung lingkod ng Diyos, hindi nyo maaalis yan. Ako rin dati, naisip ko, yung pastor, parang laging ganyan yung salita niya. Pero, ganun talaga eh. Hindi mo may hiwalay. Katulad dati, nag-usorbinig tayo, kaya natutuwa ako sa iyo, pag nag-usorbinig kami iba, natutuwa rin sa amin. Iba nakakasal, pero iba natutuwa. Uy, out of nowhere, meron din. Mag-i-share na salita ng Diyos, di ba? Minsan, may nangyayari tayo ganun. Paano kung wala tayo, kung sinamal tayo, paano? Kaya sana huwag tayong tatama rin. Ano ba mo? Yan. So, you know, so dapat patay na sila. Pero dahil kay Paul, alam mo centurion, may pambira, wala nga kasalanan to eh. So gusto niyang masave si Paul, ayaw niyang mapatay. Kasama ng mga ibang criminal, no? Or prisoner. So ginawa niya, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get the land. So yung mga kayong lumangoy, eh, mauna na kayo para hindi nyo mabigat yung barko, eh, pasira na yung barko. Okay? And the rest, some on boards and some on broken pieces of wood.
so it came to pass that they escaped to land. So what did they say? But I saw them. So lahat sila ay naligtas, pero yung iba daw ay hindi lumangoy kasi nga siguro may mga tulad ko, hirap na hinggap na ako ng fight. Lalo hindi ako makakalamay siguro, di ba? So anong gabi ko, magpapa-aagos na lang ako sa mga broken pieces of the ship, di ba? So nakita kong lesson dyan, tayo po tayo pare-pareho minsan, di ba? Nakita ko kayo minsan, yun pa sa atin eh. Medyo sila pa, may background sila ng ano, kahit sila ng pa. Yung background ng Baptist ko eh. So, kaya magaling yung loob nila sa Baptist. Pero iba sa atin, hindi galing ko. So medyo alam tayo, di ba? Sa atin. So, iba-iba tayo ng pinagkalingan sa buhay. Pero, so what, di ba? Ano dapat natin gawin? Kaya natin yung ligtas ng Diyos? Sabi, lumangoy kayo, yung kaya lumangoy, lumangoy. Iba, magpaano, iba, anong gagawin mo? Ay, dito lang ako sa ship. Ganun ba dapat? Mapapahama ka pag hindi ka nagtiwala sa Diyos at sa lingkod ng Diyos. Amen? So, kayo, salamat. Andito, pag nakikita ko kayo, gusto, nakita ko naman si Anari. Si Anari ba, no? Anari, ikaw mga ka sila. Si ano, si yung mga dito din? Si Hana. Sino pa? Ito mga to, talagang may governor natin. So, ibig sabihin, nagbabalik loob, di ba? Ibig sabihin, at least gusto mo pa sa church. Yung pag-asa yan, welcome naman kayo lagi, sinasabi ko sa inyo. So, kailangan lang, alamin mo, dapat kong gawin, just gawin mo. Amen? Pag nagkamali ka dati, nahihiya na ako pasto kasi sabi mo yung pangalan ko, hindi ako nakikinig. Kaya, karamihan naman kayo dito, di ba? Hindi na kasi gawin. Di ba? So yan, so tuloy natin. Kahit pa tayo, nakilapings na ako dyan. 38. And when they were escaped, they knew that the island was called Melita. Okay, so at least may island na, at least safe ka na, di ba? Kaya yan to. Pero tuwang-tuwa sila nun. Okay, sa puro tubig. So ngayon, nasa island na sila, salamat. And the barbarous, di ba kita dito ha? I believe kasi provincial talaga ng industry. And the barbarous people showed no us no little kindness. Ano yung sabihin ng ano yung no little? Wala. Ha? No little. Pag little, konti. Pag no little, madami, di ba? So kasi ang aasahan mo dyan, walang pakailang yung tao sa'yo kasi sino ba to? Ito kami, may kita ka natin mga superstitious pa nga ito eh. Pero salamat sa Diyos, sila ay nabuhay, hindi sila namatay. At yung mga nakapulot pa sa kanila ay mababait. Imagine nyo kung mga cannibal pa rin. Ay yes, ligtas na tayo, dito tayo sa island. May mga tao. Pinatay kayo ng mga tao. Bakit, di ba? Sa kabulihan ng Diyos, sila naman ay nabubuting tao. Kaso ito, ginawa sa kanila. So binigyan sila ng apoy at tinanggap sila lahat dahil umuulan pa rin, okay? So alam ng mga tao, mabait sila. Ibig sabihin, alam nito, kailangan ito, galing ko sa dagat. Itong ilang araw ng umuulan? 14, sinabi ni Paul, di ba? Siguro mga tatlong bagyo sa sunod. And when Paul had gathered bundles of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened in his hand.
So, sa Tagalog, so doon nag-aano na sila, nagsusulit sila. Para mainitan sila kasi umuulan eh. Melo, ano yung viper? Ahas. At hilagat, si Paul. Imagine nyo, nakaligtas sila sa dagat. Hilagat naman. Ng ahas. Eto na, kita ito ng mga barbarian, sabi ni Ikon, ako, masamang tao siguro ito. Dito yun, nakaligtas sa dagat, tapos dito, nakagat lang ng ahas. Kaya nagsusap-usap sila, siguro, nagpinag-chispis na si Paul, siguro mamamatay tao ito. Yan. Kaso, ginawa ni Paul, inalis lang niya yung ahas, tapos, hindi siya nasaktan, hindi siya namatay, hindi siya nagkalagnat. Yun ang mga, ano yun eh, symptom yun eh. Pag nilalabanan ng katawan mo yung ano, lason, nakakasakit ka, di ba? Pero wala man lang siyang sakit. Ano makukuha natin doon? Open, pansinin natin sa Mark. Ano sa Mark? Ano sabi sa Mark? 16. Ay, basa. Ready, go. They shall take upon their flesh, and if they take any deadly thing, they shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Okay, so may mga sabi dito, pinahayo sila ng Panginoon, di ba? At kayo, kasi parang sinasabi ng Diyos dito, maputektahan ko kayo, amen? Kanina, alam ko, makuhuli na tayo eh. Wala na ko pala, di ba? Kasi pagpotektaan ka ng Diyos ngayon, huwag kayong papaagad sa ahas, ha? Sadya, ganun. Kasi sinasabi lang dito, may pangako pala ng Diyos na saktong-sakto kayo po ito eh. Di ba? Pag ikaw yung nakakagat ka ng kahit ano pa yan, nalason ka, parang kasi Wolverine. Parang si Wolverine. Gumagaling. Hindi tinatamdan. Kaya pag gusto winning tayo, hindi tayo takot, amen? Amen. Naku, gusto winning ka kung ma-COVID ka. Na-COVID na nga ako, gumaling na ako. Hindi sana magkaroon tayo ng lahat, di ba? Gumaling tayo, hindi tayo tatablan. Ganun naman ang ano eh. Ganun naman ang virus. Amen? Nuloko tayo kasi mga takot yung mga sabi natin. Yan sinabi ko, kung may malason sila, hindi sila masasaktan man lang. At or, talaga magkasakit sila, dahil likod sila ng Diyos, yun ba, sabi naman dito, mga apostol lang daw ko. Whatever the case may be, ang ano ko lang dyan is, pupatintahan tayo ng Diyos. Amen? At ang ganda nung kay Paul, ganun nangyari sa kanya. Kasi, I believe kailangan to ni Paul eh. Bakit? Kasi si Paul ay, yun nga, medyo questionable yung kanya. Para sa iba, questionable yung kanyang pagiging Kristiyano. Dati siya persecuto, tapos yun, Kristiyano na siya. So, I believe kailangan ni Paul ko para sa kanyang testimony na makita ng ibang tao talagang kasama niya ang Diyos. Problema dito sa mga barbarian, kanina nakala nila murderer, ngayon naman, uy, hindi tinabla ng ahas, ano to? Diyos siguro to. So, yung mga tao ay superstitious, extreme lagi eh. Di ba pwedeng likod lang ng Diyos, protektahan lang ng Diyos, di ba pwedeng gano'n? Eh yun nga, exactly nangyari dito. Ayan. So kayo, makapansin nyo. Pag nagustuhan meaning kayo, yung ibang tao matutuwa sa inyo. Huwag nyo kabusuin, amen? Huwag nyo busuin. Ma, ikaw, dahil sa'yo, dahil sa akin, naligtas ako. Pamerienda ka. O, sige, siyempre, tutuwa sa'yo, di ba? Kinabukasan na naman, basta ano yun, nagutom ako. Hindi dahil sa akin, hindi ka naligtas. O sige, mapakainin na kita. Inaabaw-abaw. Huwag naman gano'n, amen? Pero makikita niyo yan kasi, huwag niyong abusuhin. So, hindi naman Diyos si Paul eh. Pambira kung ikaw yung taong, at tingin ng ibang tao sa'yo, Diyos ka, ang gagawin mo. Ana. Ang tingin sa'yo yung iba, Diyos. Diyos ka. Anong gagawin mo? Ha? Ha?
sambahin niyo ako, bigyan niyo ako pagkain, di ba? Kaya yung mga post teacher, ganun yun eh. Yan, si Momo, si Jibuloy. Ang loko-loko yun. Ginamit lang nilang Diyos. Amen? So, ganun din si Paul, di niya, di ako Diyos, okay? Doon si David dito. Kaya sa ibang mga tagpo, ganun po yung ginawa ng lahat ng lingkod niya, si Peter, si John, pag umu-over yung pag puli sa kanila ng tao, hindi nila yun inaabuso. Amen? Ganun din kayo, amen? Anyway, makaisin na naman sa 7 in the same quarters are the possessions of the chief men of the island, whose name was Publius, who received us in that just 3 days fortuitously. So again, nakitan yung provision ng Diyos. Wala na silang pagkain, di ba? Ubus na eh. Pakain na naman sila ngayon. Nakaligtas sila sa barko, sa lupa nga sila. Kung wala magbibigay sa kanila, ano, ganon sila mabaho? So salamat sa Panginoon, doon yung provision ng mga mababait, di ba? Yung mga namimit nila, mababait. Again, provision ng Diyos. Sino nakakita sa inyo ng kahit saan ka pumunta, kahaway mo yung ano? Ganoon lang ganoon, no? Kaya magpaka-binding kayo. Especially magbigay sa Diyos. So, ito, yung mismo na sabihin natin, chief man of the island. Pinatuloy sila dahil I believe in mission of the Diyos. Next, it came to pass that the father of Publius, they seek of a beaver. Ito na yung maganda. Alala niyo yung the widow of Zarephath. Yung pala mo yun eh, tinulungan naman ni Elijah. Kasi si ano din, yung Shunammite naman, yung tinulungan ni Elijah. So pag ikaw pala, tinutulungan mo yung lingkod ng Diyos, ano mangyari sa'yo? Napahama ka ba? Di ba sabi ng Panginoon? Linaw no, kahit tubig lang. Oh, salamat kay Stephen. Hindi ang tubig. Yung lingkod ng Diyos daw, tinulungan mo, ano mangyari sa'yo, Ashley? Tinutulong mo yung lingkod ng Diyos. Oo, natanggapin. Pero ano mangyayari sa'yo, di ba? Hindi lang yung pagpapalain ka. Sino gustong pagpalain dito? Nalipin nyo ako, ha? So, yun, puso. Pero, a biblical principle yun, sinasabi ko sa inyo. Amen? Especially ako, hindi ko lang kaya abusuin. Pero minsan maganda rin yun. Si Pastor lagi sinasabi yun. Kaya pag soul winning, kahit may pera ka, ano, libre mo pa yung sinolwit mo. Mga ganun sabi nila, mas maganda sila yun, di ba? Pag pinapamerenda tayo, hindi natin tinatanggihan yun. Tagal ko lang dinag yung soft drinks, pero pag in-offer sa akin soft drinks, alala ko, sabi ni Pastor, huwag kang tatanggi. Sabi nila, so, yeah, tira. Unless may sakit ka. So, kaya, ha? Ano? May pahalo-halo sa atin? Wala pa. Pinapay mo. So, ito yung maganda dito. Diyan, pinatuloy sila. Eh, nagkaroon ng sakit na yun yung tatay ni Publius. So, ano kaya mangyayari? Anong ginawa ni Paul? Siyempre, pinanalangin. Laid his hand on him and healed him. Amen, di ba? So, sino ngayon ang ano? So, siguro, pinakain nila sila po, gumastos sila, Publius. So, natin gumastos sila ng, sa panahon natin ngayon, magkano, ay, nag-stay sila ng 5 araw. Kapakainin mo yan. Magkano gagas, malaki rin yun. E kung nagkasakit ka, mas na Saint Luke, mas malaki yun, di ba? Gagastosin mo. So makita natin, bukod sa inya, pinagalit siya, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. At yan din yung dapat natin gustuhin sa buhay natin. Amen? Hindi yung buhay ka na, yan, hindi ka naman naghihirap. Pero hindi mo nakita yung kapangyarihan sa buhay. Mas maganda yung makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Maganda yun. Mamamangha ka. Diba kaya iba nga sa atin, mahilig manood na kung ano ng pelikula. Uy, galing ni Iron Man, oh! Eh, pag matanda ka na, di ka nagpapaloko doon, di ba? CGI lang yun. Growing lang yun. Pero, pagka pangyarihan ng Diyos, nakita mo sa buhay mo, kung nga rin nga, si Jeff,
ko, loko-loko tong batang to eh. Pero dahil naikinig siya sa salita ng Diyos, nako, nagpastong pa. Wow. Imposible. Ay nangyari, oh. Yun ang pagkilos ng Diyos. Kaya mas gusto mo ba makita yun, oh, yung Iron Man? Hindi naman totoo yun eh. Ano gusto mo makita? Hey, sa buhay mo, yung pagkilos ng Diyos. Yung sinasabi ko, katulad ni Nari dito, si... Maray lang ha, si Jamie, kunwari, naku. Nahirap lang kami hanggang habang buhay na kami mahirap. Pero may inisip mo, Jamie? Oo daw. Pero pag nag-church ka lagi, mababagong perspective mo. Amen? Amen. Yung sabi ko sa inyo, yung mga sa akin, may kilala kami doon. Sinagalang sila, pinag-aaral siya. Ngayon, mayaman na. Oh, ganda na ng bahay nila dati eh, talagang naalipusta sila. Magtapat lang siya, lagi yung mga desisyon mo sa buhay, tama. Unti-unti lang, unti-unti lang. Gandang huli, mamamangha yung mga ibang wala na pag-asa sa buhay kasi mga malakas lang mga asal. Panagtiwala sa Diyos. Gandang huli, maglalaway sila. Amen? Totoo yun. Kaya pangarap kayo, amen? Una sa Panginoon, ngayon, yung yaman, susunod na lang yun eh. Either meron o wala. Pero madalas meron, lagi na sabi yung pasunod, nakakalimutan yun. Madalas meron kasi nga, maayos yung tao eh. Hindi ka magtitiwala ng tao din, tsaka ng Diyos. Amen. Pwede mong asahan yun, amen? So, sana, tiwala tayo sa Diyos, sa Panginaan din, sa tayo. So, nakita niyo po yung parang sinamahan. Wow, di ba? Ginawa natin sa kanila. Okay, let's pray. Pero maraming salamat. Tutuloy po namin next week, Panginoon. Tapos namin ang Book of Acts. Makita namin, Panginoon, mapangyarihan nyo sa mga tao. Sumunod sa inyo, nagtiwala sa inyo. Kahit po sila din ay dumadanas, Panginoon, ng pagkukuligsa sa kanila, Panginoon. Sila ay umura, sila ay nasaktan. Dahil sa kanila pa rin ang palataya, Panginoon, I pray mo sa kumbataan especially. Lahat sa amin, Panginoon, makita namin yun. Ibuto po, isip mo sa buhay, sa amin. Sumulo sa inyo, kahit makapagpapalahin yung hindi man, lalo na sa afterlife, sa pilit, Panginoon, yung magtatapat sa buhay ng mga ani, ang mga rewards mo. Pray na mga isa, Panginoon. Ibuto, Panginoon, sa mga pagbuloy, dati sa buhay namin. Amen.